delegue. Di non pare sino le gioie. Pag sinabi po natin joy of the priesthood, ang aking pong nakistingnan ay hindi lang yung source, hindi lang yung bukal, kundi kung sino mismo ang ating joy sa ating pagiging pari. At binigay na sagot ni Father Ricky, palagay ko po siya talaga ang ating kaligayahan, si Jesus, mga kapatid. Sapagkat kung pinananatili natin ang ating kaligayahan ay si Jesus, everything falls under it. Ika nga, mga kapatid. Ano man ating ginagawa, ay ginagawa natin dahil tayo po ay minalapat ng naging isang tunay na pari, si Jesus, na bahaginan ng kanyang pagkapari. Nakikita ko po na yung mapananatili natin yung joy na ito bilang pari na si Kristo sa tatlong ugnayan, three relationships. Ano po? Ang isa yung ating pakikipag-ugnayan kay Kristo. Pangalawa yung ating pakikipag-ugnayan sa ating kaparian bilang makakapatid. Pangatlo yung ating pakikipag-ugnayan sa mga communities na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng ating obispo. Yung pakikipag-ugnayan sa Diyos, paano natin mapananatiling joy na ito sa ating buhay, pare? Nakikita ko po muna sa pamamagitan ng ating buhay panalangin, personal prayer life, and also yung sinasabi natin official prayers ng pare. Dati tinatawag natin breviary or divine office, liturgy of the hours. So sa personal na buhay, kailangan pala natin tayo nakakonekta kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, and officially as priest para sa sambayanan, pinananatili natin yung liturgy of the hours. At ang dalawang ito, napakahirap po i-maintain. Ewan ko po sa inyo mga kapatid. Napakahirap panatili yung personal prayer life. Napakahirap po. Ganon din yung ating liturgy of the hours. Kung isang nagiging katwira natin, ay awala. Especially yung Sundays, gabi, pagod na. Alam na ng Diyos. So mahirap i-maintain. But we have to always do it. Katapatan sa prayers, katapatan sa ating prayers. Isa pa rin sa pakikipag nasa Diyos, yung sacramental life natin. Ano po? Yung ating buhay pangungumpisal. Yan. How do we celebrate the sacraments para sa ating personal na paglago sa buhay kabanalan? The Eucharist. Paano natin pinagdiriwang ito? Pangalawang uri ng relationship sa ating kaparian, mga kapatid. Paano ba natin, how do we consider the priest in the diocese? Sila ba ating mga kapatid? Or, para sa iba, barkada lamang. Barkada. Akin po nakikita kung i-consider natin ang isa't isa bilang magkakapatid ay that is unitive. Nagpapaisa ng ating kaparian. Kapatid ko eh. Kapatid ko. Pero pagka ang ating pagtanaw sa kaparian ay makikita lang ilan bilang barkada, sa aking pagtanaw nagiging divisive. Barkada. Kasi pag sinabing barkada, parang may bakod. Parang may bakod. Parang kami lang. Kami lang. Pero kung kapatid ang tunay sa isa't isa,
Walang dako diyan. Dahil kapatid, welcome sa buhay ko ang aking kapatid na pare. So relationship with our brother priest. Yung ating mga regular monthly assembly, anong nakikita natin dito? Pagkakataon ba para magkatagpo-tagpo or nakikita lang natin bilang programa ng diocese? I have to be there. Sa pagkatahanapin ng obispo, itatanong bakit wala? Sa ating annual retreat, ano rin ang tingin natin dito? Pagkakataon ba para sama-samang mag-refresh ng ating buhay pare? Or kailangan eh. Dapat dahil schedule, nakaprogram sa diocese. Itong ating pilgrimage, mga kapatid, personally, ay masaya-masaya ko, mga kapatid. Masaya-masaya po ako. Nung malaman ko po na tuloy-tuloy na, ay agad, I decided, sasama ako. Kasi mga pari lamang ang kasama. Mga pari lamang ang kasama. So napakarami mga pilgrimage, siguro po kung ginusto ko, kaya din naman siguro. Pero hindi po. Pero nung dumating ang pagkakataon ito, I decided sasama ako dahil mga pare. And no regrets mga kapatid. Ano po? No regrets. Hindi pa nga ako napapagod eh. Mga pare. So, kaparian natin, relasyon, kapag nakita natin kapatid ang bawat isa, naroon yung kaligayahan, may problema tayo, may issue tayo, may intriga tayo kung misan-misan, pero kung ang turingan ay magkakapatid, magtutulungan, magtutulungan. Nung marinig ko sinabi ni Father Lodi the other day, sa sharing namin sa Basto, tanong ko sa sarili ko, naging bahagi kaya ako doon? Sa hindi naramdaman ni Father Lodi na sa kanyang pangangailangan, ay parang walang tumugon. Nagparamdam siya, nagpahayag siya, parang walang tumugon. Tanong ko sa sarili ko, naging kabahagi kaya ako roon? To be honest, I'm now nagdadali ko kay Father Dodi. Kung nilapitan kaya niya ako, ano kaya ang magiging tugon ko? Kung nagpahayag kaya sa akin na aking problema, welcomein ko kaya siya. Ayan. So personally, ako po ay nalungkot. And secondly, nagkaroon niya ako ng question sa aking sarili, naging kabahagi kaya ako doon sa sitwasyong iyon. So, kung ngayon bilang pare, kung magkakapatid, yung sigla natin, mapananatili natin, at kung merong problema, ay matutulungan, kapatid ko eh, kapatid ko. Pangatlo, yung ating relasyon sa mga sambayanan na ipinakakatiwala sa atin o anumang ministry na binibigay sa atin. Paano ko doon napananatili yung sasabing joy sa aking pagiging pare na si Kristo? Hindi kaya sa pamamagitan ng una ng liturgy, sacraments. Paano tayo nagiging available sa ating mga mananampalataya sa mga sakramentong kinakailangan nila? Especially, sick call. Gano'n tayo nagiging available doon? At kung dumating pagkakataon, may tatawag sa akin para sa may sakit. Ano ang ating response? Magaan ba sa ating loob? O sasabihin natin, kung meron ng ibang pare, siya na aking papupuntahin. Dahil ako merong assistant, siya na lamang aking ituturo. Paano nagiging available ang mga sakrament sa ating mananampalataya, mga kapatid? Sa pastoral aspect, sino ang ating mga kahalubilo sa mga parokya? Kanina tayo mas at home sa mga parishioners natin. Katulad na sinabi ni St. Francis, tayo ba'y nag-aamit tupa? Dahil kahalubilo natin sila.
mga kapatid, yung po nakikita ko na because Jesus is the joy of our priesthood, kinakailangan i-maintain natin itong joy na ito sa ating buhay. At sabi ko nga, nakikita ko, our relationship with Jesus, our relationship with each other, with one another, our relationship sa ating simbayan ang pinakatiwala ng simbahan, doon natin panatiling buhay ang ating kagalakan bilang pari sa pagiging available. Yung bang wherever we are assigned ay meron tayong kakayanan to own. Dito ako dinala ng simbahan eh. Dito ako pinadala ni Jesus to our bishop. Itatanggapin ko ito. Mga kapatid, ang kagalakan ko bilang pari, I am now 38 years in the priesthood. Ang kagalakan ko bilang pari, hindi sa kung ano yung assignment, kung parokya, malaki ba, kung maliit ba, yung sinasabing mayaman o mahirap na parokya. Ang kagalakan po sa buhay ng pari ay tinatanggap ko ang ano nang ibinibigay sa aking ori ng ministry. Nagiging magaan ang disposisyon kapag may kakayanan tanggapin ng mga kapatid. So yun po ang aking gustong ibahagi. Ewan ko kung may na-share ako. Basta yun po, masaya po ako bilang pari, mga kapatid. 38 years. Sarap ng Diyos, pinagmamalaki ko po yun. Hindi man karapat dapat. Patungkong taon ang lalakbay bilang pari dahil hindi karapat dapat ay patuloy na minamarapat ni Kristo. Hindi karapat dapat, patuloy na minamarapat ang Panginoon. Ay di masaya, ay di maganak bilang pari. Salamat po, mga kapatid.